DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, abay, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Ang bilis-bilis ng panahon na makuyang mga ating abay, it's a wet Christmas. Abay, tinamaan ng magaling kung kailan 100 days na lamang Abay, kung umulan, buhos, baha, ha? Ayan, binaha po ba kayo kagabi? Ayan, na traffic po ba kayo, ha? Grabe ang panahon ngayon, mahabig dahil sa climate change. Di ba umalis na si Bagyong Bibingka? Papalit na ba si Bagyong Puto Bongbong? Abay, yung Bagyong Bibingka o Ferdy ay lumabas na, ha? Pero Senator Jebby, mukhang may papasok na bagyo, ha? Abay, Henerba ang magiging pangalan, ha? Pero talagang bagyo ang ating mga balita ngayon, mahabigan. Ang dami maiinit na balita, ha? Hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Quadcom, hindi lamang sa Kamara, kundi maging sa Senado, maski sa Davao. Mas mainit dun sa Amerika, sa Florida, ha? Abay, may assassination attempt na naman kay former President Donald Trump. Wow! Abay, may mga narinig na putok daw po, mahabigan, ng baril, ha? Doon sa golf course ni Donald Trump sa Florida. Aba, ikaw ba, Senator JB, kumusta ang golf natin, ha? Abay, sinasabi po ng sa report na may nahuli doon sa assassination attempt na naman kay Donald Trump. At sinasabing may baril na AK-47, may scope. Wow! Mukhang ayaw tantanan si Donald Trump, ano, ha? Ayun, mga habigan, marami tayong mga init na issue ngayon, hindi lamang sa Kamara, hindi lamang sa Senado, Senator Jebby, hindi lamang sa kalagayan ng panahon. Abay, pati sa mga bangko, mainit din, Mr. Universe. Abay, nabalita mo ito, Senator Jebby, ha? Itong partner ni Miss Universe Gloria Diaz na si Mr. Michael De Jesus, ang President CEO ng Development Bank of the Philippines. Abay, kinusan sa Ombudsman, Justice San Martires, nasa inyo pala ito, ha? Dahil masyado rin malaki ang kanyang sweldo, ha? Abay, sumusweldo po ng mayigit 1 million isang buwan, 1.1 million. Dapat ang sweldo lamang 588,000 lamang kalahati million, ha? Daig pa daw yung presidente ng Land Bank na si President CEO Lynette Ortiz. Nakalahati million lamang ang sweldo, samantalang mas maganda daw ang performance ng Land Bank of the Philippines. Wala kayang isyong politika rito, Senator Jebby, kasi di ba gustong emerge yung DBP at saka Land Bank. Ay, Doc Willie, ang get well soon, Doc. Itong balita din kay Doc Willie, ha, nakababahala.
Anyway, nasa ating linya mahabigan ang Deputy Majority Leader, Senator JB Ejercito. Ayan. Dahil, di ba, mainit na issue pumabigan itong si Mayor Alice Guo, ha? Dahil ayaw magsalita kung live coverage. Abay, gusto executive session. At si Senator JB Mahabigan ni mukhang pabor na magkaroon executive session para kay Alice Guo. Senator JB, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Ay, Mayor Lakay, magandang umaga rin sa iyo at siyempre sa ating mga loyal listeners ng DCRH. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, nakapag-bike na buhay o wala mo ng bike ngayon, umuulan. Ay, malakas ang ulan kagabi. Madulas ang kalsada. Pahinga muna, Lakay. Nakalimang araw akong tuloy-tuloy. Eh, wow. Sulog na eh. Nagagalit na yung aking derma. Kaya tigil muna ngayon. Saka maulan, maulan ngayon. Kaya mag-ingat po. Eh, mag-sunblock, Senator. Ayan. Anyway, Senator JB, bakit gusto niyo magkaroon ng executive session para sa investigasyon dito kay Alice Guo? Well, alam mo, una-una, Lakay, no, hindi naman sa pinapaniga ko si Alice Guo, pero ako'y naniniwala na she is not the most guilty. Mm-hmm. Sa tingin ko, siya po ay isa lang pawn in a web of international criminal syndicate. No? Ang importante ho rito, Lakay Deo, malaman natin yung talagang mastermind. Dahil mm-hmm. ako'y tingin ko hindi niya kakayanin na siya mismo ang pinaka-mastermind ng lahat ng krimen na ito, no? Kaya kung maintindihan natin na siya'y matatakot na sabihin ang mga nasa likuran nito, syempre matatakot din siya para sa kanyang buhay dahil nga po ito'y itang mga sindikato. Pero napag-usapan niya ng huling hearing, Lakay, na hindi muna i-grant ang executive session dahil anything said in the executive session, hindi ho pwedeng gamitin at isiwalat, no? Kaya nagpa siya na huwag siyang bigyan. Pero ako po, kung malalaman ho natin at talagang ikakanta niya, yung talagang big bosses nitong mga criminal syndicate, ay siguro pwede ho natin mabagbigan kung yun po ang magiging pakay po natin malaman ang mga talagang masterminds. Ano itong criminal syndicate na Senator JB? Ito ba ay local o foreign, Chinese criminal syndicate ba ito? Sa tingin ko po, ito ay foreign na international crime syndicate. Dahil ang pogo po, talagang foreign naman po yan ang karamihan po na pumasok lang po dito na illegal, ginawa nating legal. Kaso nga po, nangyari, Lakay, inabuso naman po, no, yung itong pogo. Kaya ako po, gusto nating malaman, talagang mahirap pigain si Alice Guo, pero nasa diskarte din, Lakay, pag siguro magandang pagtantanong sa kanya, may nakukuha namang kahit papanong impormasyon, no? Pero although alam natin mukhang trained po siya na huwag sumagot, pero kahit papano may nakukuha tayo dahan-dahan. Siguro kailangan ng pagtiyagaan. Ayan na. Nung una pinagdudahan na Chinese spy itong si Mayor Alice Guo, ano sa tingin niyo, Senator JB, sir? Spy nga ba ito o napasama lamang sa sindikato? Eh, gusto rin po natin malaman po yan, no? Yung posibilidad na yan na Lakay, kaya nga po pinatawag, ako po ang nag-propose, no, na yung dating mayor po ng Bamban na sumuporta po kay Alice Guo, ipatawag dahil bakit po niya pinatakbo si Alice. Alam naman po natin na mukha namang hindi talaga China, Filipino citizen, no, kung ano po ang pakay po talaga, no, is it talaga siyang international crime syndicate o talagang ano pong pakay? Siya ba ay planted ng China dahil because of the West Philippine Sea issue? Kaya nga gusto natin malaman, Lakay, na hindi na maulit muli na ang isang Chinese national ay makatakbo, ay makapuesto pa. No? Eh baka hindi natin malaman dahil sa dami po ng mga Chinese sounding name. At ako, kilala ko sa buong Pilipinas, may mga ilan na mukhang China man talaga, nakapwest, naging mayor na, naging governor, no? Dapat tingnan ho natin yan para hindi na maulit na hindi tayo ma-infiltrate ng China. Ayan na. So, Senator, kailan po isasahan ulit sa investigasyon itong si Mayor Alice Guo? Sa ang alam, pagkakala ko, bukas po nakaschedule ang resumption ng hearing ng Pogo on Alice Guo po. Bukas po ng umaga. At executive session na ang gagawing investigasyon? Pagtatanong? Pag-uusapan pa po yan. Pag-uusapan pa kay ng committee. No? Tinanong kasi ni Senator Risa na siya pong chairperson last week.
napagpasya ng committee na wag munang ibigay ang executive session dahil nga po on the rules, based on the rules of the executive session, hindi po pwedeng gamitin ang anumang malalaman po natin dito sa investigasyon. May mga, at sa isiwalat. May mga nadawit po na tumulong kay Alice Goon nung tumakas papuntang Indonesia, Senator. Sila ba'y ipapatawag at sino ang mga ito? Yan ang gusto rin natin malaman. Lakay ako, 30 lang, no? Unang-una, yung mastermind po ng talagang International Crime Syndicate. Mm-hmm. Yung pong kung si Alice Goh ba, planted po ng China o People's Liberation Army at nang huli. Kung sino maging naging ano niya, kasangkapan sa kanyang pagtakas, lalong-lalo naman kung ito yung mga opisyalis ng gobyerno o empleyado ng gobyerno, kailangan natin malaman ang hindi na po maulit. Baka mamaya mayroon pang high-value criminal muli na makatakas, hindi na dapat at dapat magtanda po kung sino man ang talagang mga talagang tumulong upang maging instrumento para makatakas po si Alice Goh. May isinulat po si Mayor Alice Goh na Chinese sounding na pangalan na ito ba ay andito ba at ipapatawag ba yun, Senator JB? Yan po ay gusto rin nating ibibigay po natin for investigation po yan. Yan daw po ang nag-provide ng yate, no? Ngayon nalaman na ang according to ako Alice Goh na yate po ang kanyang sinakyan, which is talaga mas lumali pa. Dapat natin malaman sino po ang may-ari ng yate, no? Kung talagang yate nga, ako imposible din na backdoor na through a private plane, dapat tignan din po natin yan lakay eh, no? Yan po ang teorya ng DOJ, no? Kung sino man ang may-ari ng private plane, sino naman nagpatakas. Malalim-lalim pa, marami-rami pa tayong dapat malaman po rito para malaman natin kung sino talaga ang makatumulong kay Alice Goh. At saka napansin natin, Senator JB, itong Manila Yacht Club, ha? Ang lalaki ng mga yate dyan, ha? At sabi na aking bubit, may mga foreigners pala nagme-may-ari yan at meron silang package tour, lalo mga divers, ay yan, abay from the Philippines, abay nagpupunta ng Batangas, Cebu, hanggang Indonesia. Ayan, ito ba yung namomonitor? Baka hindi kaya ganito yung sinakyan ni Alice Goh papunta Indonesia, Senator Sir? Well, alam mo, yan ang problema, lakay, no? Hindi lang yung mga luxury yachts, pero ito mga private planes din. Mukhang meron po tayong butas po dito dahil although yan ay pinupuntahan ng composite group, no, yung CIQ na tinatawag, yung customs, immigration at quarantine, tuwing may VIP na pasahero pinupuntahan yan via plane side, pero hindi natin alam, malaki deyo, kung ito'y nakikita nga, kung ito'y nai-screen, no? Kaya kinakailangan siguro sa private planes, kailangan magkaroon ng general aviation terminal para ma-screen lahat po na sumasakay po rito na hindi na ito magamit sa pagtakas ng kung sino man. Halimbawa, ang yate rin, ganun din po. Yung mga luxury yachts, duda ko lang po kung ito yung na-inspection din ng CIQ, ng Customs, Immigration at Quarantine Personnel tuwing ito'y pumapalaot, no? Hindi natin malaman kung dito lamang yan sa bansa, Batangas, Cebu, gaya ng inyong nabanggit. Pero may ibang yate, kaya yan pumunta maglayag hanggang Malaysia at Indonesia yan. Kaya sa open seas lang, lalo na po yung malalaki. So, kailangan talaga magkaroon ng ano rito, ng masigpitan pa siguro yung mga, especially mga international flights and routes ng private planes and private yachts. Ayan, totoo po yan. Nagulat nga ako nung marinig ko dun sa isang bubit natin eh. Abay, may mga tour pa lang ganyan na ano, na mga diving tour, karamihan na foreigners at nakakarating ng Indonesia, Malaysia. Ayan, ito kaya ay paano kaya ang permit nito, ba't nakarating ng ibang bansa tapos dito nakadaong sa Pilipinas? Meron kasi yung ibang yate na natin dito, no? Meron, sa akin pagkakaalam, ha, dapat malaman din ng BOC to. May malalaking yate rito, hindi nire-register sa Pilipinas. International po ang kanila pong registration para makaiwas na rin po sa pagbayad ng taxes and duties. So, ito yung mga hindi malamang. Siguro, pag nakita ng Coast Guard o ng Marina, kung ang kanilang flag hindi pala Philippine registered, baka hindi po na i-check po yung mga ito. Pero sa pagkakalam ko, marami pong yate dyan, no? Na sila pang may kayang magbayad, hindi ko nila nire-rehistro sa Pilipinas para makaiwas sa taxes and duties. So, yan ay isa rin posibilidad na magagamit po sa pagtakas. Kasi nga po, hindi po sila flag carrier, hindi po sila
Philippine flag carrier po. Ano, nabanggit yung flag carrier, Senator JB, ha? Ayan, abay, merong kilalang-kilala smuggler dyan sa Visayas. Abay, pagka nasa high seas, ayan, pagka pupunta ng Vietnam, Vietnam flag ang inilalagay dun sa barko. Pero pagpapaling na ng Pilipinas, Philippine flag ang inilalagay. At dun ginagawa yung smuggling, pagpapalit ng sako ng bigas na ini-smuggle po dito sa atin. So siguro yan ang machet din ng Coast Guard. Mabigat ito talaga. Mag-poros kasi tayo. Lakay. Napakahirap ang lawak ng coastline natin. Okay. Pero dapat ho yan maging active ang Coast Guard kasi lakay ang bawat vessel sa aking pagkakalam meron tinatawag na EIS, yung Automatic Identification System. Mm-hmm. Dapat ho yan malaman. No? Yung details ho kung saan po nakarehistro, kung sino po ang crew. Alam po yan sa EIS, lalabas po yan talaga dapat yung detalye, specification ng vessel, dapat po yan ma-check. Kaya kung nagpalit po sila ng kanilang bandila o yung flag na ginagamit kapag naglalayag, eh dapat po matuntun po ng Coast Guard po yan. Totoo po yan. Anyway, sir, ito isa na lang po. Si Mayor Kalugan ng Suwal, Pangasinan, ipapatawag niyo rin ba sa Senado, Senator Jebby, sir? Mukhang gano'n na po. Nakadalawang notice na or sampina na po si Mayor Kalugay. So hopefully, lumutang na ho siya bukas o sa susunod na hearing po rito. Dahil mukhang meron siyang connection, no? Yung kanyang mga staff, mukhang may mga connection doon sa pag, ano, sa baka may kinalaman po siya sa pag-alis ni Alice Go. So yan po ang suspecha po ng committee. Involved din ba siya sa operation ng illegal po o sa Bamban Tarlac? Well, yan ang gusto natin malaman, no? Kaya lang kasi may mga connection po yan, no, na nakita yung kanilang link ni Alice Go ay mukhang malapit ho sila. So yan ang gusto natin malaman, kung hanggang saan, kung hanggang ito ay sa negosyo o sa pogo ka po. Senator JB, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Salamat, Lakay. Thank you very much, sir. Mahabigan, Senator JB Ejercito, ang Deputy Majority Leader ng Senado. Ang daming mga issue, mga kuya. Good morning, Mr. President. Abay, nag-concert pala si Samba, nag-concert si Duran Duran, ha? Kaya naman may nung birthday party ng saan, ha? Ayan, abay, karon Mr. President, mag-iimbita ka lang ng mga banda. Tanda-tanda na itong si Duran Duran, eh, ha? Ayan. Saan mga mas bata? Mga katulad ng The Letterman. Ayan, di ba? Mas bata yan. The Hollies. Ayan. sino pa ba, ha? Ayan. O kaya ay Sergio Mendez. Ah, patay na pala yun. Dumb. Sandali lang nga at talibingan natin muna ang latest sa pag-asa, mga kuya, mga misis. DZRH Weather Bulletin. Weather Bulletin. Yung kayang naranasan natin na bigla ang pagbus na ulan na nagdulot ng flood sa Mahabigan na kagabi, mararanasan natin ulit ngayon. Nasa sa ating ngayon si forecaster Veronica Torres ng pag-asa. Miss Veronica, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Kanina ngang alas 5 ng umaga, yung minomonitor nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nag-develop na at ngayon ay isang ganap na bagyo na nasa Tropical Depression Category. Binigyan natin ito ng local name na Jenner. Ooh. Yung unang bulletin, maglalabas tayo around 8 a.m. today para sa more information. And also, may minomonitor nga din tayong bagyo sa labas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman ay may international name na punsalan at posibleng makahatak pa rin ng habagat. And then, posible rin naman na mag-remain siya as tropical storm throughout the forecast period. And then, hindi naman natin tinatanggal yung possibility ng further intensification. And then, posible na pumasok ito ng PAR tomorrow evening at lalabas din naman ng Wednesday morning. Para naman sa lagay ng panahon, sa may northern portion ng Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental, asahan naman natin yung monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Occasional rains sa may nalalabing bagay ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Island region.
maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat pagkulog sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Cloudy skies naman na may mga kalat-kalat din na pag-ulan, pagkidlat pagkulog ang asahan natin sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsergen, Caraga, Northern Mindanao at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Meron din naman tayong nilabas din kanina na weather advisory na pwede din natin i-check sa ating website. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pagkasa. Veronica, yes, ayan, yung bang naranasan natin mga biglang pagbuhos ng ulan na kagabi, mararanasan ba natin ulit ngayon, mamaya? Opo, posible pa rin po yan. Dahil nga po dito sa atin sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin na magiging maulan, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, posible makulimlim din buong araw dahil pa rin sa habagat. Ayan na. Teka muna, itong si Henner, nasaan na siya? Itong bagyong Henner? As of 7 a.m., ito ay nasa maylayong 315 kilometers, silangan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. And then, tataglay din ito ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 kilometers per hour. Then, kumikilos pa tungong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. At yung namumuong sama ng panahon naman na may international name na Punsalan. Saan namang lugar ito, saan na mataan na Veronica? As of 4 a.m. or as of 3 a.m. today, nasa may layo siyang 2,205 kilometers silangan ng southeastern Luzon. And then maximum sustained winds ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong hilaga, hilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Nananatili naman itong malayo sa ating landmass. Okay, maraming salamat, Veronica. Thank you and good morning. Salamat din po. Good morning. Miss Veronica Torres, forecast na ng Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Weather Bulletin. Ayan po mga misis, ay nako talaga, hindi naman tayo makapagpatayo ng labada mga misis. Abay yung bagyong Henner, nandun sa eastern part ng Aurora. At yung, oy Dr. Jun Punsalan, baka malakas itong bagyong ito ha. Ang international name ay Punsalan. Ayan, pero pagka, nga pala ano ha. O di natin natanong kay Veronica kung ang bagyong ngayon ay Henner. Eh, ang susunod na letter, Malu, ha? At bang susunod na pangalan ng bagyo? FGH. Ayan, letter H, ha? Anong anong susunod na pangalan ng bagyo, ha? Henner. Henner. Oh, ngayon yung Henner. Yung susunod kay Henner. Letter G, letter H. Ayan. Anyway, so abangan po natin mga misis sa kalagayan po ng panahon. Good morning! Good morning kay Attorney Sala Panelo at Attorney Harry Roque, ha? Abay nitong weekend po mahabigan, anday mga balita, ha? Abay anday mga marites kesa may sakit daw ang dating Pangulong Digong kesa aaresto na raw ng mga International Criminal Court. Talaga, ha? Ang daming mga issue dong. The order is dead or alive. Chill-chill lang, Mr. President, sir. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo. Naku, birthday boy. Kuya nga Justice Ricky Rosario, advance happy birthday. Oras ganap na alas 8:36. Nicole! Ang oras lang kay 8:42. Ang bilis naman ng oras, ha? Ayan, good morning, Miss Nicole. Ayan, ano ba ang favorite band mo? Good morning, very worshipful. Kuya nga Robin ko ng Kutang Batulad sa dyan sa Cotabato City, ha? Abay, ayaw daw niya ng Duran-Duran, ha? Ay, bakit? Abay, gusto raw niya masyadong matanda si Duran-Duran, ha? Miss Lent, ha? Abay, gusto raw niya Ray Conniff Singers, di ba? Mas matatanda yun. Cascades, eh. Patayin na yun, eh, mga Cascades. The Beatles? Ah, hindi pwedeng The Beatles dito. Isa na lang, eh, ha? At saka, mga The Beatles, ginugulpi dito sa Pilipinas yan. Okay. Taylor Swift na lang daw. Hey,
ano ba yan? Duran-duran ba yan? Ewan ko laki, di pa yata ako pinapanganak dyan. Ikaw ba, Miss Lete, nakapanood ng duran-duran sa birthday party ng Pangulong BBM, ha? No problem. Bira, Mr. President, tatanda na ng mga ito eh, ha? Ayan. Oh, bata-bata naman. Gaya na ang ano lakay. Ayan na, ha? Led Zeppelin. Jimi Hendrix. Ayan, The Queen. Ayan, anyway, naku, Mr. President, next time naman, pagka mag-iimbita kayo ng ganyan, ha? Abay, the news kay Rino Grasa para makapanood din kami, makapanood din ang publiko. Bira naman, oh. Bakit dyan lang sa Malacanang ginawa yan, ha? Ayan. Kahit na matatanda na sila, gusto rin namin sila mapanood. Samantala, alamin nga natin ang latest mo na Miss Nicole, ha? Tawagan mo nga si Attorney Harry Roque. Saan ba nagtatago, ha? Okay, si Attorney Sal Panelo Malu, ha? Attorney Sal, good morning, ha? Ang dami-daming mga init na issue nitong weekend, ha? Yan, kesa andyan na ang ICC, arresto na ang dating Pangulong Digong. Ayan, kesa nagkasakit, ano ba ito, ha? Hindi na ba sila kaya ipag-pray over ni Pastor Apollo Kibuloy? Ayan. Ay, grabe yung mga tao eh. Susunod daw na bagyo eh, Herminio. Ay, hindi po, Hener po. Ang Herminio ay pangalan po ni Attorney Harry Roque. Hindi po siya bagyo. Herminio ba si Harry Roque? Oo, lakay. Herminio, Harry Roque. Helen po, after po nung Jiha, hindi po Herminio. After yung low pressure, pagka naging bagyo yan, ang pangalan ni Helen. Wow. Helen of Troy. Wow. Susunod lakay. Ngayon, Hener pa naman eh. Hener pa lang. Ayan. Heneroso. Ayan. Alamin nga natin ang latest muna sa Malacanang. Naku, talaga, oo. Sandali naman po. Naku, may naniningil. Ikaw talaga, Justice Sam, ha? Ayan. Ikaw naman, laki, pinapaikot mo na naman kami. Sabi niya, yung utang mong, yung congressman, hindi mo tinapos nung Huwebes, ha? Oo nga, laki, kasi yung congressman na naisnatsan ng Patek Philippe dun sa Barcelona, Spain, ha? Oo nga, laki, kasi umalis kay. Teka muna, ha? Ayan. Nasa linya natin si Director General Leo Francisco ng CIDG, ha? Alamin nga natin ang latest kasi ang latest ngayon na Miss Nicole, ha? Mm-hmm. Abay, gustong imbestigahan ng CIDG ang mga cadres naman ni Pastor Apollo Kibuloy. General Leo Francisco, sir, magandang umaga po sa inyo, Director. Good morning po. General. Good morning, Kuya Deo, at sa iyong kasama at sa lahat ng nakikinig sa DTRA. Ayan. Good morning po, Director Le Francisco Kuyang, sir. Ayan. So, akala natin na tapos na dahil nahula si Pastor Apollo Kibuloy. So, hahabulin niyo rin po yung kanilang mga cuddlers, Kuyang, sir? Sa lahat po ng tagapakinig at sa kalaman nila, ang Criminal Investigation and Detection Group po ay inatasan ng ating CNP, si Police General Romel Francisco Marbil, na maggawa ng case build-up upang makita natin kung sino yung mga personalidad at individual na maaring nagharbol sa nagtatago noon na si Apollo Kibuloy. Ano po, kakasuhan sila, sir, ng obstruction of justice ba o may iba pang kasong pwedeng isampas sa kanila, General Kuyang, sir? Kuyang, ang ating tinitingnan dito ay yung obstruction of justice dahil ito ay isang serious offense. And ito yung mga tao na tumulong para makapagtago si Kibuloy at maka-evade sa mga law enforcement operation. Titingnan din natin kasi nasa parte pa lang tayo ng case build-up at kumakalap ng mga ebidensya para sa mga personalidad na maaring nagtago kay Kibuloy. General, si Nicole po, meron po bang malalaking pangalan o personalidad dito po sa sinasabing cuddlers ni Pastor Kibuloy? Yes, Ma'am Nicole and Kuyang Deo, tumitingin tayo sa malalaking personalidad, even sa mga legal representatives nila kung sila ba ay may nalabas na batas. Oh. At sabi ko nga, yung kasong harboring criminal, isa pa lang yan sa mga tinitingnan natin.
Anyway, nasa case build-up pa lang ang Criminal Investigation and Detection Group at ito ay patuloy na nagkakalapan ng ebidensya. Nagtayo ako ng Special Investigation Team para dito at ito'y pamumunuan ng, o pinamunuan ng ating Deputy Director for Operation ng CIDG. Mm-hmm. Eh, general, kahit estimate numbers, meron po ba kayong bilang kung ilan kaya itong mga posibleng cuddlers na ito? Ma'am Nicole, sa ngayon po ay wala pa, pero sa pagkakalap namin ng mga social media appearances at mga inilabas sa social media, makikita natin na may posibilidad na may malalaking personalidad. Wow. Kasama ba rito, General Francis Ferrer, yung dating tumira sa palasyo? Hindi po natin masabi ngayon, pero ito naman pong case build-up ay magbabase sa mga ebidensya na pwedeng makalap ng ating Special Investigation Team. Yung mga nag-rally po ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na humarang sa ating mga kapulisan na General Francis Costero, sila ba ay kasama rin kakasuhan ng obstruction of justice? Kuya Deo, Ma'am Nicole, tinitingnan po natin lahat ng mga social media posting at ina-identify po natin yung mga miyembro ng KOGC na humarang sa ating mga kapulisan at sila ay maaring maharap sa kasong obstruction of justice. Mm-hmm. May mga report na may mga kayamanang nakatago dito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Jala Francisco Serra. Ito ba kasama sa hinahanap pa o iniimbestigahan din ng ating PNP? Ang kautusan ng ating butihing chief ay imbestigahan yung ating obstruction of justice. So, magpo-focus kami sa mga kaso na pwedeng nalabag ng mga kasamahan natin dyan sa KOGC. So, yun lang muna ang ating direktiba. At sa ngayon, busy kami sa pagkakalap ng mga ebidensya para magkaroon tayo ng matibay na kaso sa mga personalidad na maaari nating kasuhan in the future. Naku, kasama daw ba, General Francisco Sir, si Vice President Sara na nagsabing baka daw nasa langit si Pastor Kibuloy, Senator Bato at dating Pangulong Duterte? Lahat po ay tinitingnan natin yung mga personalidad at anggulo at kung may sapat naman po tayong ebidensya para po makasuha ng isang tao ay wala po tayong sasantuhin dahil sinabi na ating PNP na no one is above the law. General, kahapon sinasabi po ni General Torre dito sa Deezer H, paano naman yung mga miyembro ng Angels of Death, Lakay? Kasi mayroon daw silang mga armas, General, na hindi isinurrender sa mga pulis dun sa Davao. Paano pong gagawin sa kanila na trained daw dati ng PNP bago sumapi dun sa Angels of Death? Yes, ayun ay may mga kakula naman kaming ginagawang action at sa pakikipag ugnayan sa Regional Director ng PRO 11 at si General Torre, ang CIDG po ay magsusupport sa lahat ng investigasyon at sa ganitong sitwasyon, kami po ay kumukuha ng mga ebidensya. Meron po kaming impormasyon at ito ay aming pinapalakas lang yung aming mga nakuwang validation at casing na ginagawa namin. Ngayon po kung may mga ebidensya kami laban dito sa mga armadong grupo na gumagawa ng ganyang mga aktibidad, ito po ay gagawa ng aksyon ng CIDG at ng kapulisan ng PRO 11. Ayan, General Francisco Sir, habang nakadetain si Pastor Kibuloy sa Campo Crame, pwede ba siyang tanungin, imbestigahan? Sa ngayon po, under ng PNP Custodial Center at ang CIDG lang po ang nagko-coordinate ng lahat ng mga activity niya with regards to his hearing. Lahat ng summons ng mga sa korte ay pinapaalam po namin sa kanya at kami po ang legal representative nila kung may mga pleadings at iba pang mga dapat namin gawin in terms of sa pagsagot po sa korte. So yun po ang gawain ng CIDG sa ngayon at tungkol naman sa iniimbestigahan kung ano pa ang maaari nating ikaso laban kay Kibuloy, yan po ay ginagawa na natin nung nakaraang buwan pa bago siya maaresto.
Diyan na, Francis, sana lamang po. Abay, may mga, ayan, may mga nitong weekend, maugo yung balita na andito na po yung mga taga International Criminal Court at pwede reserve ang arrest warrant kay dating Pangulong Digong. Kung mangyari po yun, General Francisco, sir, sino po magsaserve ng arrest warrant? CIDG po ba? O NBI? Alam niyo po, ang isang tungkulin ng CIDG ay mag-serve ng warrant of arrest. Pero ito po ay wala pa sa aming pag-uusap ng ating Chief BNP dahil ito po ay kailangan may koordinasyon at kailangan pong mayroong tamang utos ng ating Chief BNP o ng isang korte na aayon sa kaligang batas ng Pilipinas. Ayan. So kayo po ay susunod lamang sa order kung may court order o may order ang pamunaan ng PNP, General Francisco, sir. Ganun po ko yung Deo at Ma'am Nicole, dahil ang CIDG po talaga ay pangunahing unit para mag-serve ng lahat ng arrest warrant na galing sa ating korte. Ayan, General Francisco, sir, maraming salamat at oyo, good morning daw. Sabi ng mga brethren sa Moriones Masonic Lads. Ayan, ganda umaga daw po sa inyo. Good morning sa ating mga kuyang sa Masonic Lads na tagaroon po kasi ako sa Marindu. Ah, kaya, taga Marindu kaya pala kay pala binabati ni Kuya Atty. Amir Pilaes. Ayan, thank you very much, sir. Salamat po. Thank you, Kuya. Thank you, Ma'am Nicole. At thank you sa lahat ng tagapakinig ng DCRA. Maraming salamat. Coming. CIDG Chief Director General Leo Paco Francisco. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Makalma. O wala si Deo Makalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Ano nga sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Yan pala'y sinabi. Siguro, chill lang, ha, Senator Jinggoy. Kaya sinasabi lang kayo ng mga listeners mo, nakakapikong ka na kasi di mo daw tinapos na kayo. Ganun ba? Yung bubit mo lang kayo. At ayon na sa ating bubit, alam niyo ba, mahabigan, na merong isang congressman na kasama ang mga mayors at isang contractor, Miss Nicole, abay nagabiyay sa Europe, ha? At habang namamasyal, abay bumili sila ng tig-isang Patek Philippe na relo. Mamahalin yan. Oo, magkano kaya? Sabi ng ating bubit, pinakamababa daw na Patek Philippe, Miss Nicole. 3 million. Wow, kasuswerte man ng mga mayor, ano, ha? Pero lakay, nung umalis ba sila, hindi bumabagyo? Wala na mga ulan-ulan nun. Wala yata. Nalala ko lang unang bubit mo, lakay. Ayan na, ganun ba? Ayan na. Pero minala si congressman dahil habang sila ay nasa Barcelona, Spain, na is nuts yung bagong biling na Patek Philippe nitong si congressman. Minamalas ka. Minamalas talaga, ha? Ang tanong niyo kung pinalitan ba ni contractor yung na is nuts, ha? Narelo ni congressman. Bigyan tamo natin yung report ni Let Narciso mula sa Malacanang. Mga nabiyayaan ng libreng hospital bills sa todo pa salamat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya lang, Miss Let, ikaw ba kayo ba mga taga Malacanang press corps na imbitahan ba? Nakaparod ba kayo ng private concert ng Duran Duran? Ayan. Aris number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Let it be me. Ayan. Nawala na si Let. Miss Let. Yung sunog muna. Boy Gonzales, ano nangyari sa sunog sa PGAs? Dami-dami masusunogan. PGAs pa, ha? Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G, kumusta ang sunog? Lakay, Nicole, lapo lang na yung sunog sa loob ng Philippine General Hospital. Ito sa Tapa Avenue, Ermita, Manila. Nagsimula ang sunog kaninang alas 5:56 na umaga at ito'y agad na itinaas sa ikalawang alarma matapos ang halos kalahating oras. Kagunin ito, pasamantalang pinilabas kanina ang ilang mga pasyente ng outpatient department na PGS daw sa naturang sunog. Karamihan sa kanila ay nanatili muna sa Padre Paura at ang ilan sa kanila ay naka-wheelchair at nakahiga pa sa stretcher. Sa initial na investigasyon,
nagsimula ang sunog sa audio visual room at wow. Dineklara ng fire out alas 7:09 ng umaga. Sa ngayon ay muling pinabalik kanina na yung mga outpatient para magpakonsulta dito sa natulang hospital, Philippine General Hospital. Samantala na kayo, dito naman tayo sa nasunugan sa Aroma. Aroma. Ay, oo, sa Tondo. Grabe, ha? Dami na, 2,000 ano ba, bahay na sunog dyan? 2,000 pamilya. Pamilya. Wow. Pamilya katumbas ng 10,000, more or less, na katao. At ang sabi ng barangay 105, mga barangay opisyal Lakay, nasa 9 na building. Ang bawat building Lakay ay merong 300 pamilya, may 250 families. Ang bawat building ay 9 na umano yung nasunog na building. Kaya kanina Lakay, napunta ako yung lugar. Talagang yung ibang mga kaubahay natin na tumukuha pa ng mga pakinabangan nila ng mga yero na pwede pang ibenta at yung ibang mga evacuees na kayo, mga nasa Center Island ng Mel Lopez Bolivar pasamantala. Yung iba naman nasa Vicente Elementary School, yung iba ay nandito sa Barangay 105 sa Covert Court. Ang iba mga nasunugan naman, yung mga portable tent na inilagay na Manila LGU ay nandito sa mismong gilid ng bangketa ng Mel Lopez Bolivar. Dinaasahan, dumating dito yung mga official ng Manila Police District Lakay. Ang darating daw si DILG Secretary Benhar Abalos Jr. ngayong umaga para puntahan yung mga nasunugang kababayan natin noong Sabado ng tanghali. Umabot na kaya, pinakamalaki na raw sa kandidato. Nasa Task Force Bravo yung sunog na talagang tumutok na napakaraming bahay dito sa Aroma Temporary Housing sa Bitas, Tondo, Manila. Boy, na-determine ba kahit sa initial report kung anong naging cause ng sunog? Wala pang inilalabas na investigasyon ang arson investigator ng Bureau of Protection kung ano ang dahilan at kanino bahay nagsimula itong naturang sunog. Okay, maraming salamat Boy G, Boy Gonzales. Ito si Boy Gonzales para sa DZRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales mula sa lunsod ng Maynila. Ay, good morning kay Mayor Hani Lacuna. Ayan, abay, ang dami doon, nadidiscover si Mayor Hani Lacuna, your maisko, ha? Abay, dismayado rin yung mga nabigyan ng housing dyan, ha? Abay, akala ng mga nabigyan ng housing nung panahon ni Yorme, rent to own. Ay, hindi naman pala. Aba, bakit pa daw sila magbabayad kung hindi naman mapupunta yung kanilang bahay? Anong terms yan? Sandali lamang, let Narciso Raymond at Paas Milk Rigunan, ha? Pwede ba Lotto King mag-espesyal na balita muna ako bago mong tawagan sila, ha? Ayan, napipikon na sila sa akin, eh, ha? Tapusin ko na itong si Congressman. Ayan. Marami na napipikon sa akin, Senator Jinggoy, ha? Nakagigil ka na raw. Pero, Senator Jinggoy, kung problema ang blood sugar level po ninyo, ha? Abay, Senator Lito-Lito, lapid-lapid, ha? Kayo ba ihi ng ihi? Uhawin, pumapayat at laging gutom. Abay, maaring diabetes na po yan, kuya, ha? At baka mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure. At maaring pagkabulag kaya kapag ito ay napabayaan. Kaya kuyang Robin Go, ha? Ayan, ingatan mo yung blood sugar. At para makaiwas, mag-exercise lagi. At kailangan tamang pagkain. Pwede mo rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Kuya nga Judge Boy at Mapili. Dahil ang Cognac DB Plus, ito po ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar natin. Sa Cognac DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, aba, mas malakas ang laban mo, ha? Ang Cognac DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug at Watson's Drug Stores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada.
Mahalagang paalala ng Cogent DB Plus. Abay, sabi ni Professor Boy Benesa, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Miss Nicole. Oras lakay, 9:03 ng umaga. Violeta Narciso, susunod ka na. Raymond at Paasma ng Milky Rigonan. Good morning, paring Vic Lima, ha? Ayan kayo talaga, ha? Hindi raw sila interested sa congressman na Miss Nicole. Saan daw lakay? Interested sila kung sino yung contractor. Ayan. Gusto rin nilang maging kaibigan. Isang kaibigan. Mm-hmm. Oras, Miss Nicole. Ang oras, lakay 9:07 ng umaga. Daming bayan. R.H. Well, so nga pala kay Doc Willie, may cancer pala si Doc Willie. Oo, malaki, nagulat ako, nakakalungkot Nalungkot naman ako, ha? Ayan. Pero happy birthday muna kay Kuyang Wilfred. Ay, Kuyang Wilfred, you, happy birthday, Kuyang, ha? Binabati ka ng mga brethren sa Manila Travelers Square and Compass Club, of course. Mula kay President Winnie Edad. Ayan, si Kuyang Boy Pique, ha? Colonel Ador Arevalo, ha? At happy birthday din kay OK at ni Romy Galvez, parang classmate, ha? Ng DOJ. Kay Jimmer Husain ng Nissan Alabang. Kay Manong Paul Canonizado ng Pinili Ilocos Norte. At happy birthday din kay Attorney Cesar Tahan Langit. Wow, ganda na piliyado nito, ha? Tahan na, langit pa. Happy birthday, Attorney Cesar Tahan Langit ng Antique, ha? Binabat, aba, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, buwabate, ha? Ayan, at kay Ricky Ileto, ha? At mula kay Senator Florante Rosales. Kakandidato ba yun? At happy birthday din kay ay Kuyang Von Michael Blaze. Oy, very well si Paul Alberto Burdeos. Happy birthday, Kuyang. At kay Kuyang Angel Pedralbes III ng Chodoro Kalaw Masonic Lodge. Happy birthday. Sandali lang mga let. Eto na lang, ha. Ayan, pakiramay muna. Malungkot ito, ha. Hindi kita malilimutan. Para po sa mga kaibigan na kakilala ni Evelyn Beng Tolentino ng BPI, Bank of Philippine Islands, siya po ay sinundo na po ni Lord. Siya ay ang butihing may bahay ni Attorney Adora Tolentino, ha? Former governor ng Rotary Club at anak ni Pinili Ilocos Norte rin, ha? Our condolences sa pamilya ni Attorney Adora Tolentino ng Rotary Club sa pagpano ng kanyang partner na si Beng Tolentino. At ang pamilya ni Dr. Juanita Lee, ayan, ng Lourdes Hospital, ay nagpapasalamat din po sa mga nakiramay, lalo sa mga doktor, ayan, mga pasyente, mga nurses, caregivers, ayan, nagpapasalamat po ang pamilya ni Dr. Juanita Lee, ayan, mula po sa kanyang nakababatang kapatid na si Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang. Report mula sa Duran-Duran. Ayan. Mula sa Malacanang. Mga nabiyayaan ng libreng hospital bill, todo pasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibalita mo yan, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Nicole Lakay, naluha ang ilan sa mga pasyente at kaanak na nabiyayaan sa sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bayarin sa ospital noong kanyang kaarawan. Ibinahagi sa Facebook post ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang ilang kuha sa mga aktibidad noong Biyernes. Ayon sa unang ginang, sa loob ng 35 taong pagkakilala kay Pangulong Marcos, hindi ito pumalya sa kawang gawa tuwing sumasapit ang kanyang kaarawan. Hindi anya ito nagminti sa pagkakataong iparamdam ang kabaitan sa mga nangangailangan. Para naman sa ilang nasa ospital noong Biyernes, milagrong maituturing daw ang naging anunsyo ng Pangulo na libreng medical services lalo na sa mga hindi makalagbas ng ospital dahil sa malaking bayarin. Samantala ngayong araw ay dadalo si PBBM
sa summit tungkol sa online sexual abuse and exploitation of children na gaganapin mamayang hapon sa Makati. Lakay? Ayan, teka muna, saan ginawa yung concert ng Duran Duran? Ayan, sa Batak ba, sa Malacanang? Lakay, lumabas lang yan sa social media. Ang binanggit ay sa isang hotel daw sa Pasay. Sa isang hotel. Ayan. Abay, Mr. President, next time may sa Quirino Grandstand naman para makapanood din kami. pero ang sabi Lakay ay sinagot yun ng mga kaibigan, so hindi na nga Malacanang. Blowout ng mga kaibigan. Oh, birthday sa kanya. Ang bira ng mga kaibigan yun, Duran-Duran pa. Ayan, samantala pwede namang Taylor Swift. Yung mga kaibigan ko, baka naman. sa Pasay pala yan. Yung sa mga kaibigan ng pang-presidente, ha? Next time naman, isama niyo ang bayan. Quirino Grandstand naman tayo. Ayan, anyway, ang tawag nito. So, kumusta ang Paolong Marcos? Anong okay naman Lakay. Pagkatapos ng kanyang mga buong linggong birthday activities. Ayan. Yung para ngayon, wala pang binanggit Lakay ang Malacanang kung anong schedule niya ngayong umaga. Pero mamayang hapon ay mayroon na siyang dadaluhang summit dyan sa Makati. Ito ay ang sa OSAEC. Ayan, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Ayan, naku, eto, sabi ni Noel Medina, ayan, abay, dapat makaibigan din ng presidente, maging sensitive din naman, o nga naman, ano, ha? Ayan, senior citizen na ang bigas, ayan. Pagkatapos may ganitong pa-concert pa, ha? Ayan, ha? Kaya lang, bakit Duran-Duran? Ayan ba ang favorite ng presidente? Ayan, sabagay, mahilig sa konsepto. Naalala ko noon eh. Minsan eh. Kaya tayo lang kayong Imagine. Alala mo eh. Imagine. Tama, yung title noon. Beatles yun eh. John Lennon yun eh. Naalala ko lang Lakay kasi nabanggit mo si presidente. Mahilig siya kumanta eh. Hindi, tsaka mahilig manood ng mga concert yan. Balita nung nasa London daw siya, mahilig manood ng concert yan eh. At nung nag-concert ang Led Zeppelin yata, hindi pa sa senador, ewan ko lang kung congressman na siya doon. Nag-concert sa Singapore, abay, nanood ang presidente doon yung sa Singapore. Yung Coldplay nga lang kayo, nanood siya, diba? Dito lang. Dito sa Pilipinas. Sa arena. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay, at Nicole. Ano bang kanta ng Duran-Duran, Miss Nicole? Lakay, baka dapat ako magtatanong sa inyo. Alam mo na ako, di ko inabot yung, Duran-Duran eh. Ano inabotan mo Lakay? Inabot ko lang minudo eh. Report mo na, si Raymond at Paas, baka inabot yung si Duran-Duran. Ayan, baka alam niya lang. Alam kong Duran-Duran, yung classmate namin, ha? Roberto Duran, ayan. Kapangalan nung kapangalan nung sikat na boxer, kuyang very worshipful attorney Lino Ong, ha? Ayan, kumusta ka dyan sa Senado, ha? Noble Adam Sim, good morning. At kay Noble June Samaniego Pats Arbas, Maui Lazaro, good morning. At kuyang John Faji Fajardo, ayan, kumusta na ang kampanya, ha? Alamin natin ang report mula kay Raymond. Mga bagong ebidensya laban kay dating Mayor Alice Guo kaugnay ng Pogo at negosyo nila ni Mayor Kalugay ilalahad ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Ibalita mo yan. RH28, Raymond at Paas. Raymond. Nicole, Mayor, may mga dokumento at bagong ebidensya pa raw na ilalabas si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada o Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada hinggil sa pagkakaugnay ni dating Bambang Parlak Mayor Alice Guo sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators, ganun din yung kanilang pagtakas sa bansa. Maliban pa dyan, yung binabanggit nito na yung relasyon ng negosyo nila ni Mayor Iliseldo Dong Kalugay dyan sa Suwal, Pangasinan, maliban pa yung kanilang pagiging kasosyo sa operation ng Pogo. Dahil nung una sa hearing ng Senate Committee on Women ay binanggit ni Mayor Alice na hindi daw nag-operate yung Alice Aqua Farm. Pero lumalabas na ito pala ay patuloy yung operation nito at napatutunayan yung pinagsamang pangalan na Alicel. Ito yung Alice at Iliseldo na parehong alkalde.
na nanatili din ang posisyon ni Senator Jingo Estrada na hindi niya hindi siya papayag na magkaroon ng executive session para lang mapakinggan si Mayor Alice dahil mas maganda na open public hearing ang pagdinig nila dito sa Senado dahil kailangan din marinig ito ng publiko. Itinapda ang hearing bukas ng umaga sa session hall na mismo ng Senado dahil sa dami ng mga imbitado. Raymond, pang ilang imbitasyon na ito kay Mayor Dong Calugay? Pagkaalam ko, baka pangatlo na. Aba, paano pagka hindi sumipot, ipapa-aresto na rin? Eh, baka lalabasan din yan ng iko-contempt din yan, Mayor, at lalabasan din ang warrant kung sakasakali. Hindi pa siya dumating dahil nung una, nagkasakit, di ba? Nagka-dengue. Na-dengue daw ito, nagkasakit. Ngayon, inaasahan nila na parito na. Paano kung magkaroon ng M-pax naman? Siguro naman, Lakay, magaling na yun sa, si Mayor, sa dengue. Ayan. Ayun na nga, yan ang problema dito, Mayor, dahil yung mga ganyang ipinatatawag, biglang nagkakasakit eh. Ah, ganun ba? Ito palang si Mayor Dong Calugay, ano pala yan? Dating bodyguard ni Governor Jun Espino Pangasinan? Ay, basta ang nakita ko dyan, narinig ko, Mayor, maraming negosyo. Negosyante, bago siya pumasok sa politika, negosyante talaga yan itong si Mayor Dong. Eh, kung hindi man maka-attend, baka malay mo, hindi naman siguro sa farm, baka nasa fish pen naman siya. Yan. Yan. Siguro ano to, yan, titignan natin bukas dahil expect na darating dapat siya bukas dahil kahit nung nakaraan, in-expect na darating o makaharap na siya pero hindi nga siya nakarating at nagpadala pa ng liha. Malalaman natin bukas, Mayor, dahil kung sakasakali, magsasabay na sila ni Mayor Alice. Wow. Kung papayagan naman siya ng Valenzuela Regional Drive Court na itong si Mayor Alice. Ikaw talaga, Senator Jimmy, baka pagtabihin mo pa si Mayor Alice Go tsaka si Mayor Dong, ha? Face off. Ayan, side by side, ha? Shoulder to shoulder, ayan, elbow to elbow. Abangan natin. Okay, masaya. Ayan, okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na ngayon ay puro mga budget deliberation. Una dito sa isasala ngayong umaga, yung budget ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito si RH 28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance, mula sa Senado. Ayan, Kuyang Dado Melegrino. Ayan, batiin din natin ito. Baka magtampo, ha? Mga kandidasyon natin sa Junior Grant ito. Si Kuyang Chris Chanchago, ha? At si Rainier Lorenzo. Abay, si second gentleman, ha? Attorney Marsa Carbio, hindi ba kandidato? Ayan, good morning, Senator Jingoy. Baka mamaya, Senator Jingoy, makalma ka lang, ha? Baka mapikong ka na naman bukas. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Chill-chill lang, Senator. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung Gedeo Makalma. Nako, sandali lang, Justice. Meron palang report si Manang Milky, ha? Anong report ni Manang Milky mula sa Kongreso, Miss Nicole? Marathon session sa 2025 proposed national budget sisimulan ngayon ng Kamara. Walong araw na deliberasyon, target tapusin. Ibalita mo yung RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky! Nicole at Lakay, sisimulan na ng Kamara na talakayin ngayon sa plenaryo ang 2025 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang pambansang budget ay sumusuporta sa Agenda for Prosperity at Bagong Pilipinas programs ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Romualdez, ang 2025 proposed national budget ay magsisilbing roadmap sa pagpapalawig ng mga infrastruktura at suporta sa edukasyon at sa agriculture sector para matiyak ang food security at iba pa. Batay sa schedule ng plenary deliberations, 8 araw ang inilaan para sa debate sa plenaryo na magsisimula ng alas 10 ng umaga
Umaga at target ng Kamarang tapusin ang deliberasyon bago mag-adjourn ang sesyon sa September 25. Magsisimula ngayon alas 3 ng umaga ang plenary deliberation sa pamamagitan naman ng sponsorship speech ni Jacobico, Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations. Susundan ito ng mga budget ng Department of Finance, Justice, NEDA at mga attached agencies nito. Nakaschedule na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa gagawing mga marathon session ng Kamara mura na ngayong Lunes hanggang araw ng Biyernes. Mula September 23 Miki, hanggang September 25. Yes, Akay? Ano nga sabi ni Congressman Saldi Co, ha? Ipapatawag ba ulit si Vice President o hindi na? Lakay, asasalang na kasi yung budget niya eh. Mm-hmm. This week, at teka muna, nakalagay dito September 23 to 25 yung mga nalalabing departamento ng ahensya, kabilang dito yung mga executive offices like Office of the President at Office of the Vice President. Ang sabi ay walang, baka wala na siyang pagkakataon na maimbitahan. Mm-hmm. Pero pwede siyang umupo, Lakay at Nicole, mm-hmm, sa plenary debate dahil kung gusto niyang bigyan ng mga input or update yung sponsor na kongresista, congressman na si Alonto Adjong, ay malaya naman daw siyang pagbibigyan sa Kamara. Kasi nasayang Lakay yung pagkakataon na humarap siya sa committee hearing last week, kung ako nagkakamali, para idepensa yung Office of the Vice President budget for 2025. Ngayong week na ito ay sasalang na si mga budget na iba't ibang ahensya ng gobyerno sa plenaryo at nakaschedule ang OVP budget sa huling linggo ng buwan ng Setyembre. Ayan na. Totoo ba yun? Ba't pinagpipiestan si Congressman na si Congresswoman Stella Kimbo. Stella Suarez sa Kimbo. Ayan, oo. Oo. Ayan, madami daw siya. Hermes, Chanel. May Dior pa daw, Miss Wilkie. Yung ba ang signature ng Congresswoman na Stella Suarez Kimbo? Alam mo naman, Lakay, pag ikaw yung nag-defend ng budget ng mga controversial na ahensya ng gobyerno, at hindi maganda yung resulta, mapupuna ka naman nung kabilang kampo. So, wala pang reaksyon dito si Congresswoman Stella Kimbo, at siya kasi yung nag-announce ng budget slash ng OVP budget noong nakalipas na linggo. Yeah. So, inaasahan din siguro niya na merong backlash sa kanya yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Malay mo, regalo sa kanya ng dating boyfriend na si Miro Kimbo, di ba? Mm-hmm. Ayan. O kaya Marci Chodoro. Anyari. Nagsingit si Marci. Sige. So, teka, sabi ni Congressman Ace Barbers kanya doon sa panayam ng Dos Por Dos, ipapatawag si Mayor Alice. Mm-mm. Paano yan? Bukas din sa Senado. Paano yan? Paano hahatiin ni Mayora yung kanyang katawan? Si Pastor Kibuloy. Maraming ganap bukas kasi meron yung Senate hearing at meron din kaming hearing sa Quadcom bukas. Mm-hmm. At the same time, meron plenary deliberation ng iba't ibang mga budget. Mm-hmm. So hindi namin alam kung paano hahatiin ang katawan namin. Pero Lakay, pag Quadcom kasi, mahina na ng mga alas 10 ng gabi matapos. Mm-hmm. So last hearing, natapos kami ng mga 11:30. Mm-hmm. At sabi ni Congressman Robert Ace Barbers, baka imbitahan nila si Alice Guo. Pero depende. Kasi nakaschedule din siya bukas yata ang humarap sa hearing naman ng Senado. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Lakay. At Nicole, ako si Milky Regunano, bulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunano. Good morning, Mr. Roy Bolisay, ang kababata ni Mr. Cesar Lee. Sandali lamang, Giselle, at tapusin ko na ito. Baka tuloy na silang mapikon sa akin, Senator Jinggoy. Nakapikon ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ako ba sinasabi mo, Senator, o si Mayor Alice Guo, ha? Sa bagay, napag-initan nyo na ako, dineklara nyo akong persona non grata sa San Juan noon, eh. Nung siya ang mayor, ayan. Ayan, tapusin ko na para hindi na mapikon Senator Jinggoy.
Alam niyo ba, mahabigan, na itong congressman, abay, naku, di natin natanong si Manang Milky. Bawat distrito ba ng congressman, ilang mayors kaya ang nasasakupan niya, ha? Dahil itong si congressman, Miss Nicole, ay isinama ang kanyang mga mayor sa biyahe sa Europe. Wow! Sana all. Ayan, sana all nga, ha? Ayan, kaya lang iba talaga, ha? Ayan, iba talaga pag may sponsor na congressman, na contractor. Ayon na sa ating bubit, abay itong si congressman at ang kanyang mga mayors sa kanyang distrito ay ibinila ng tig isang mamahaling relo na Patek Philippe. Wow. Alam mo lang kayo, nag-research tuloy ako. No? Magkano isang Patek Philippe? Nagkakahalaga ang isang Patek Philippe ng $12,500. Wow, magkano sa peso yan? Oh, to $2 million and up. Ayun, teka. $2 million, basta 2 million pesos plus. $2 million, Lakay. Ang isa, hanggang ganun daw, nagkakahalaga ng 111 million. Baka pesos na yan. Hindi, Lakay, dito nabasa ko $12,500 to $2 million and up. Ang Patek Philippe? Yung Patek Philippe, Lakay, na na presyo. Akala ay, nakalagay dito eh. Akala ko 3 million na pesos ang pinakamababa niyan. Ayan, dollars pala. Oh, dollars, Lakay. Kung kamahal pa ng Patek Philippe na yan, nakalagay dito. Abay, siguro malaking project ni contractor, ha? Ayan, nanako kay congressman. Abay, gagasos ng ganyan. Pinabiyahe niya sa Europe. Ayan, abay, ibinili pa siya ng Patek Philippe at mga mayors. At ayon na sa ating bubit, saan ba binili yung Patek Philippe kaya, ha? Ito, Lakay, yung mga basic watch daw ng Patek ay nagsisimula sa $20,000, pero yung mga komplikado na model ay umaabot ng $100,000. Wow. O higit pa. So yun nga, sabi mo, Lakay, dun nga siya papasok sa nasa 2 milyon o 1 milyon. Yun. Pesos. Pesos. Ayan, na. Yung pinaka-low end na yan. Yung pinaka-mura na yun. Oh. Pinaka-mura, ha? At ayon na sa ating bubit, sa Lucerne kaya binilyan, dumaan kaya sila ng Switzerland. Dahil sabi na ating bubit na Dutch National na tour guide. Iba. Tour guide, eh. Yan. May selfie-selfie sila ni Mayor, eh. Ani congressman, eh. Ha? Ayan. Abay, ayon na sa ating bubit na tour guide, Miss Nicole. Abay, malungkod si congressman dahil noong pumunta sila ng ano, ha? Yung tour guide na, ito ba tour guide nila sa ano, sa Barcelona? Ayan. Abay, doon na snatch ang Patek Philippe ni congressman na regalo ni contractor. Malungkotan. Ano, Lakay, nakapag-take home pa? Ay, nakabili kaya siya ulit. Iyan ang hindi na nasabi ng ating bubit na tour guide. O umuwi siyang luhaan. Oo. Kasi may tanong dito, Kuya Noble Greg Kayabyab, ha? Abay, Kuya Jong Onya, ha? Abay, yan kaya ay pinalitan ni contractor? Pero palagi ko pinalitan. Ayan. At bagamat ganun ang masaklap na karanasan nila sa Barcelona, Spain, na simbahan pa naman yung misikat na simbahan pinupuntahan doon, eh, ha? Ang ganda ng kanilang simbahan, di ba? Ayan. Naku, hindi kung kailan nagsimba si congressman doon, saka na-snatch na. Na-snatch na. Ay, Kuyang Romeo Nepales Junior, Kuyang, ha? Abay, ayaw na sa ating bubit. Pakibati daw yung mga taga nasa Municipal Trial Court in Cabanatuan City. Ayan, sina Kuya Reagan Police Peace, Polly Asuncion, at Kuya Judge Kelly Bellino, at Denise Furuya. Ayan. Ito rin Lakay, may nakapabate. Si Napoleon Buenavista. Pakibati naman po yung pinsan ko dyan sa Cagayan Valley. Birthday ngayon, si Idring Buenavista. Watching from Ilagan, Isabela. Ayan. Nako, kasalanan daw ng tour guide. Ba't sila inikot dun sa maraming snatcher?
Hindi, dyan talaga sa Barcelona, grabe daw ang mga snatching dyan na Miss Nicole. Basta lakay ang mahalagang dinaisnatch si, ano, si contractor. Siguro, dinidisplay ni Congressman yung Patek Philip niya na snatch, ha? At saka mga snatcher minsan dyan, mga manduruko dyan na magagandang babae na naka-business suit pa, ha? Di mo, oh yes, maganda yung kanilang suot, Miss Nicole. Oh, lakay tulad ng favorite mong pelikula, di ba? Yung mga earlier version ng Ocean's Ocean's 8, ganyan. Sila Sandra Bullock, ganda, di ba? Totoo yan, ha? At ayon na sa ating bubit, abay, galante si contractor Miss Nicole, ha? Limpak-limpak. Alam mo kung bakit? Bakit? Aba ko yung Alex Flores, abay, matapos silang mamili ng Patek Philip, at kahit na isnas na ang Patek Philip ni Congressman, abay, hindi ito nakahadlang sa kanilang tour. Nag-safari pa. Wow! Iba. Safari from Europe to Africa, ha? Safari, ha? Nanood sila ng mga leon, mga giraffe, mga ano, mga zebra-zebra. Zebra-zebra, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubit, pakibati rin si ating Regina Flores ng kanyang birthday. Aba, ating, ang big boss ni Kuya Alex, birthday mo pala ating Regina Flores, ha? Happy, happy birthday, ating alam ba tayong emperador dyan. Ang congressman na naisnatchan ng Patek Philip habang namamasyal doon sa Barcelona, Spain. Hindi taga Metro Manila. Ayan. Okay, makakaya na maluwag yung mga tagal. Hindi ako yun. Ito ay hindi taga Metro Manila. Ayan. Taga South. Ayan. So bandang baba pala. Bandang lakay. Baba, Miss Nicole. Ha? Bisaya Mandong. Ayan. 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 Mas ano na, ha? Mas kokonti yung huhulaan nyo ngayon. Ayon na sa ating bubit. Ang kongresista na naisnatcha ng Patek Philip doon sa Barcelona, Spain. Asa na yung pangalan nun? Commercial ba muna? Teka muna, bibigay muna ng clue eh. Ha? Ayan. Para matapos nyo, para hindi sila mapikon sa akin. Ha? Ayon na sa ating bubit. Abay yun. Iba talaga yung aking bubit na tour guide eh, ha? Ayan, meron pa siyang additional na bubit dun galing Europe, ha? Isang congressman, ha? Ayan, kasama ang mga biyanan, ba? Itinuloy din. Ang lupit, grabe. World tour. World tour, ayan. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing congressman na Bisaya Mandong, ayan, na naisatsa ng Patek Philip, ay wala iba kundi si congressman. Oh, ang pangalan nito, Miss Nicole. Ang pangalan na ayan, biblical name. Yes. Ang pangalan, ang initial ni congressman ay si congressman... pagka sinabi kong biblical name, more or less, may hula na kayo rito, ha? Ayan. Ito ay si Congressman P. As in, Patek Philip ng Cebu. Dumbing. Bayan. Stand by Giselle, Ednel Parosa, Nicole Lopez, at UL Reyes. Oras, Miss Nicole. Oras lakay, 9:39 ng umaga. Generica Drugstore, damang-dama. Naku, baka daw hindi taimtim yung panalangin ni Congressman doon sa Katedral ng Sagrada Familia doon sa Barcelona, Spain. Ayan. Kaya naisnat yung kanyang relo. Ayan, galing mo naman din makaranas, ha? Nahulaan mo, pare ko, ha? Ayan. Ay, good morning. Nahulaan niya. Nahulaan niya. Galing-galing mo naman, ha? Ayan. Galing-galing mo ni din makaranas, ano, ha? At good morning, manang Twinkle Valdez. Aba. Good morning kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Paano kaya ang sabi ni Pastor Kibuloy na
Dati-dati, ang dami yung mga nakapaligid sa kanya. Ngayon, nasa all flight na lang siya. Mag-isa na lang siya. Pero Lakay, meron naman siyang spiritual advisor na bumibisita sa kanya. Ah, ganun ba? Sino? Si Brother Mike Velarde? Hindi, hindi na binanggit Lakay sa report ni Angel. Hindi si Kuya, ano ah, si Kuya sa dating daan. Sino nga ba yun? Ribut ako din eh. Teka, report muna mula kay Giselle. Ayan, ano report ni Giselle Ricafort. Ito, Lakay, naiya inaasahan na makikipagsabayan na sa paliparan ng ibang bansa matapos ma-turn over ang operasyon sa private sector. Oo nga, ano ha? Tingnan nga, paano pagagandahin ni Boss yan. RSA, ha? Ayan, Ramona San Miguel ang naiya. Mm-hmm. Balita mo yun, RH15, Giselle Ricafort. Giselle! Nicole, Lakay, inaasahan ng mga pasahero nitong Ninoy Aquino International Airport na kaya nang makipagsabayan nitong paliparan doon naman sa mga airport ng ibang bansa na yun na nailipat na no, yung operasyon na to sa pribadong sektor o doon sa New Naiya Infrastructure Corporation. Sabi lang doon sa mga ekspektasyon na sinasabi sa atin ng mga pasahero, yung mas maayos at mas mabilis na serbisyo, magagandang mga pasilidad gaya noong mga palikuran at agarang modernisasyon. Aasahan din daw nila na mababawasan yung pagkaantala at kanselasyon ng mga flight dahil naman doon sa kabilang mga issue sa mga pasilidad ng paliparan. Dito sa Naiya Terminal 1, tinanong natin yung ilang pasahero kung anong grado yung kanilang maibibigay sa Naiya batay sa kanilang mga karanasan. 5 raw yan dahil wala raw itong sinabing airport sa paliparan ng ibang nasyon kung saan wala umanong hassle sa mga pasahero maski doon sa mga naghahatid at sundo sa mga mananatay. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Siyempre, mas better service. Mas mag-improve yung facilities. Tsaka yung, siyempre para we can be proud as Filipinos na yung maging at par man lang sa ibang international airport ng ating sana mapabilis ang serbisyo nila itong sa darating modernization nila. And yung sa PAS po kasi is napakatagal ng serbisyo nila. And kulang po talaga sa facility like toilet. Mula rito sa Ninoy Aquino International Airport, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer Issue sa Pilipinas, una sa Pilipino. I'll bring your wedding ring. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. Title, Lakay si Giselle. Ayan, Miss Nicole Lopez. Miss Giselle Ricafort. Ayan. Kayo talaga niloloko yung si Giselle Ricafort, ha? Ayan. Sabi, buti hindi pa naispatan ni Boss Vic Del Rosario yan. Kukunin sa Viva Max yan. Ay, akala ko Lakay huhuli. Report mo Lakay Angel. Ito Lakay, Maritime Patrols at Air Surveillance sa Eskoda tuloy-tuloy sa kabila ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa ayon sa Philippine Navy. Balita mo yun, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Nicole, tinayak na hukbong dagat na tuloy lang ang Maritime Patrols ng Sandatang Lakas ng Pilipinas sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag the Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa kabila ng pag-iwan ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Eskoda Shoal. Sa text message ni ZOH News, sinabi ni Trinidad na katuwang ng Navy sa pagpapatrolya ang air surveillance flights ng Philippine Air Force. Tinawi rin ang opisyal ang takot na baka samantalain ng China ang pag-atras ng pinakamalaking PCG vessel. Kasabay ng pagsabing pasok pa rin sa close monitoring ng Eskoda at pinangangambahan tayuhan ng man-made facility. Binigyan din ni Trinidad na hindi ito humupa at pagkos lalo pa nga dumami ang surveillance mula nang i-implementa ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Una nang sinabi ng National Maritime Council na mabantayan pa rin ang PCG at AFP ang Eskoda Shoal dahil ng iba pang island features ng bansa sa teritoryong inaagaw ng China sa kabila ng 2016 Arbitral Award. Abril pa na nasa Eskoda o sa Dinasol ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang umano'y tangkang reklamasyon ng China. Pero bumalik din ito sa Palawan kahapon nang makaranas ng shortage of supply busog din na pagharang ng kabilang bansa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Itong si Admiral June Adasian ng ano?
ng Philippine Navy ang flag officer in command. Ayan, ay matagal din nagpakapitot, kaya lang ang damot. Ayan, Miss Nicole, ha? Ang damot nitong si Admiral Jun Adasi, ha, ng Philippine Navy, ha? Bakit, Lakay? Madamot sa interview. Oh. Admiral, kumusta tayo dyan, ha? Ayan. Kanino yung mga ang lalaking mga yate dyan sa tabi ng ano ng headquarters ng Philippine Navy, Admiral, ha? Di ba kayo nakahiram dyan? Samantala, ayan, abay, nga ano, ha? Simulang naging admiral si ano, naging flag officer in command si Admiral Adasi ng Navy. Hindi pa natin siya na-interview, Miss Nicole. Ayan, ano ba ang programa ng Philippine Navy? Ano ang kanilang role, ha? Diyan sa West Philippine Sea, ha? Philippine Coast Guard na ang naririnig natin diyan, eh, ha? Your business is our business. Pero anong ibig sabihin nito? Mga naaprubahang business permit sa bansa bumaba noong 2023. Ibig sabihin, bumaba ang mga investors, ha? Oh. Ayan, mga negosyo, ayan. Dahil kung maraming iniisyong business permit, eh di maganda ang negosyo. Maraming nag-i-invest, mga ganyan. Humina ba? Alamin natin ang report mula sa aking partner, Miss Nicole Lopez Puyawan. Yes. Dahil sa tumataas na presyo ng mga gamit sa construction, bumaba ang bilang ng mga naaaprubahang building permits. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ng 9% year-on-year ang mga lumusot na building permit sa 13,170 noong Hunyo mula sa 5% noong 2023. Paliwanag ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, maaaring resulta ito ng mataas na interest rates na nauwi sa mahal na gamit sa construction. Dagdag pa ni Ricafort, dahil sa mataas na US Fed at global interest rates simula 2022 upang bumagal ang inflation sa Estados Unidos, naapektuhan din ito ang ekonomiya maging ang construction projects. Posibleng nakapekto rin sa mababang bilang ng mga aprobadong business permits ang aniyay mataas na presyo ng lupa at properties. Para naman kay Robert Dan Roses, posibleng nakadagdag din sa mababang bilang ng mga naaaprubahang building permits ang kakulangan sa materyales o di kaya nagbabago-bagong preferences ng publiko sa merkado. Sa datos, mayorya sa mga business permit ay mula sa residential buildings na bumaba ng 7.5% mula sa 8,933 mula sa 9,655 constructions noong 2023. Nagkakahalaga ito sa 17.05 billion pesos na may floor area na 1.26 million square meters. Kung lugar naman ang pag-uusapan, pinakamarami ang mga naaprubahang business permits noong Hunyo. Ang Calabarzon na may 21.3%, Central Luzon na may 16.7% at Central Visayas na may 12.4%. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 99 centavos kada US dollar, habang naitala sa $71.75 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano ba ang presyo ng gasolina next week? Magkakaroon ba ng rollback? O, magkakaroon ng rollback, Lakay. Rollback ba? Sigurado ka? Piso. Na rollback? Oo, Lakay. May piso. Oh, sige, di mo tayo magpapagasolina, ha? Happy birthday, Madam Leia Bautista. Teka muna, ha? Sitong binabati mo ko yung June Nipales, ha? Ito bang si Leia Bautista? Ito ba yung Garlic Queen? O, Lakay, hindi nga ako nagkamali. O, piso sa gasolina. Piso, ayan. Diesel, rollback yan, ha? O, rollback, Lakay. O, tapos yung diesel, 1 peso and 30 cents. O, ba, malaki-laki, ha? 1 peso and 30 cents tabos, ha? Ayan, 130. Ayan, Madam Leia Bautista, happy, happy birthday. Sino nga ba yung, di ba Leia din yung controversial na Garlic Queen ng Nueva Ecija? Maraming salamat, Miss Nicole, at sa ating Metro Manila ngayon. Dumb, dumb.
Ano ang latest sa Metro Manila, UL Reyes? UL, please come in. Good morning, Lakay. Nicole, makararanas ng power interruption ang maraming mga lugar sa lungsod ng Maynila dahil sa maintenance works ng Meralco mamaya. Kabilang sa apektado ang bahagi ng Quezon Boulevard, northbound at southbound, doon din ang Evangelista Street, Soler Street, Gonzalo Puyat Street, Oraon, Villalobos Street, Palma Street, Carlos Paranca Senior Street at R. Hidalgo Street. Magsisimula yan sa pagitan ng alas 10:30 ng gabi hanggang alas 11 at magpapatuloy ng alas 5 hanggang alas 5:30 ng madaling araw. Samantala, apektado rin ang power interruption mula alas 10:30 ng gabi hanggang alas 5:30 ng madaling araw bukas ang Paterno Street at Ronquillo Street. Samantala, 9 nakadiwa sites naman ang bukas ngayong araw sa Kalakhang, Maynila. Kabilang dyan ang ABC Kadiwa at National Housing Authority sa Quezon City, gayon din sa Parañaque City, Caloocan City, Valenzuela City, Las Piñas at sa Maynila. Mabibili ang sari-saring mga gulay at iba pang mga produkto, kabilang na ang 45 pesos na kada kilo ng bigas. Samantala, sa buong Metro Manila, abot sa 16 na personalidad ang inaresto sa ginasang magdamag na anti-illegal drugs operations. Sa buong Metro Manila, aabot sa 23.71 grams ng shabu ang nakumpiska na may standard drug price na 161,228, mas mababa sa mga nakukumpiska nitong mga nagdaang linggo. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Naku, Kuyang Noble Doming de Asis. Muntik ko na makalimutan itong pabati mo, Kuyang, ha? Abay, natabunan. Happy birthday kay Kuyang Benji Lasam. Aba, binabati ng mga brethren sa Together of Masonic Class number 458. Wow! Abay, kakaiba ang handa niya, Miss Nicole. Mm-hmm. Hindi pinapaitan, hindi kambing, tupa. Wow! Wow. Lamb! Ayan, sarap niyan. Ayan, happy birthday, Kuyang Benji Lasam. Ala ba tayo dyan? Sweetheart, sorry ha. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Di pera na lang. Pero di ba, ali, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Merry Christmas sa manang Twinkle Valdez, Erica Balcos ng Pagor. Ilang days before Christmas, Miss Nicole? Balakay, I stand corrected. Ngayon ay 100 days okay, to go tamo. Bago lapit, ang Pasko. 101 pala kahapon. Ayan, nasa kanto na lang yan. Nasa kanto ng Ruas Boulevard at saka Pedro Bucaneg. At sana sa Pasko ay bumagyo. Ayan. Ay, grabe naman, Lakay. Bumaha. Grabe naman, Lakay. Nang mga regalo, bonus at 13-month pay. Oh, eh, Lakay, ang ganda ng music mo kanina. Sabi, ibubulong daw yung regalo. Patek. Ah? Wow. Patek para, pala. Para ayoko nun, baka mamaya ma-snatch tayo. Grabe, patek. Hi, Kong. Congressman, Bossing, Dong. Sana masaya ang Christmas niya lang. Pinalitan ba ni contractor yung ano yung naisnas na Patek Philip mo, sir? Ayan. So, hindi man daw Lakay, sa Pasko na lang. Ah, Pasko na lang. Bari, nag-safari naman daw sila eh. At yan ang kabahan natin pala tuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ay, belated happy birthday muna sa nanay ko. Happy birthday, ma. Ito po si Nicole Lopez. Sakala ni Sister L. Si Mrs. Lopez, si si Kapitana. Birthday niya ka, Pon Lakay. Ano ang pangalan mo ni Kapitana? Ayan. Si Christy. Ay, ayan. Ay, Nanay Christy. Happy birthday, ha? Bibigyan kita ng vitamin E. Ayan. Emperador Coffee Brandy, ha?
At happy birthday din Mr. Jimmy Sarato ng Jim's Coffee, ha? Kumusta ka na, bossing? At kay Mr. Chooks to Go. Ayan. I miss I Al-Hasafi. Susunod na, Operation Tulong. Nag-extra na ba tayo? Oh, Lakay, tapos na. Okay. Operation Tulong, susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Oras ganap na alas 10:05. This time check is brought